Guys, part 5 po to dun sa Real Talk at POV na sinishare ko sa inyo. Nasa sa inyo na po to kung gusto nyong tapusin from part 1 hanggang part 5. Sana po tapos na to. Kasi hindi ko lang po mapigilan ang sarili ko dun sa mga napapanood kong mga platform, mga documented na sinasabi ng ibang mga tao na para po silang sumisegue, para po silang humihiwalay na sa katuwiran talagang totoo, sa katuwiran talagang nagpapatunay ng tapat na salita ng ating creator. Kasi po ito po guys, ano to eh, parang kumbaga sa ano, lahat naman po tayo may kanya-kanyang opinion, lahat tayo may kanya-kanya tayong motivation sa sarili natin, may kanya-kanya tayong discretion. Sabi nga po dun sa Holy Scripture, pati po sa mga rightful preacher ng generation natin, pati po yung mga alagad ng simbahan, mga alagad ng Panginoon na nung unang-unang panahon pa, yung mga apostol, lahat po, mga propeta, yung sina Moses, sina Elijah, sina Jacob, lahat po sila, nakaranas po sila ng bilagrong ginawa ng Panginoon sa mga buhay nila, generation by generation eh. Kasi nga po, ang Diyos po talaga, meron na po siya talagang master plan eh. May master plan na po siya eh. Bali, naka-ready na po yun. Naka-ready na po yun sa humanity. Ngayon, yung mga tao pong pinili ng Panginoon, nagpatotoo na po yun nung unang-unang panahon pa. Generation by generation. May mga tao lang po talagang, sabi nga po, di ba, mismong sa salita ng Diyos, na ang mabuti, magpapakabuti pa. Ang masama, magpapakasama pa. Generation by generation, paulit-ulit po yung nangyayari. Kasi kung talaga pong babaluktutin natin ang salita ng Panginoon, ano po bang mapapala natin? Eh, human being lang tayo. Kasi kagaya po nung mga nangyayaring mga pandemic, yung mga nangyayaring mga kalamidad, di po ba pagka ang tao nalalagay sa mga alanganing kalamidad, di po ba natatakot tayong lahat? Kasi nga po wala pong makakalaban sa powerful na creator ng langit at lupa eh. Kaya kumbaga sa ano, tatagan po ng bawat isang may faith na talagang kumapit tayo sa katuwiran ng Panginoon. Kasi po lahat po talaga ng bagay, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking insidente, dadalhin po yan sa justice ng Panginoon natin. Meron po talagang isang araw na may justice. Pero bago po dumating yun, marami pa pong mangyayari. Marami pa pong nakasulat na sinabi na ng Panginoon na nakatakdang mangyari, na ngayon po ay nangyayari na talaga, dinadanas na po ng humanity. Yan po talaga ang hindi mapapasubalian na salita ng Panginoon. Thank you so much po. Sana po palawigin pa natin yung faith natin sa ating Creator. Good luck to us all po. God bless.